Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Philippians chapter 2 verses 14 hanggang 16. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang pagtutol at pagtatalo upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga tao, mapanlinlang at mga masasama. Sa gayon magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng bituing nagniningning sa kalangitan. Habang ibinabalita ninyo sa kanila ang mensahe na nagbibigay buhay, sa gayon sa araw ng pagdating ni Kristo ay may pagmamalaki kong hindi nawala ng kabuluhan ang aking mga pagpapagal sa inyo. A meaningful life, yan ang prayer natin for this year. Ano po, paano natin maa-attain yan? Alam mo ba kapatid na ikaw ay entitled to a meaningful life? No, ikaw ay na-born again, tinanggap mo po yung the very life na meron po sa Panginoon, yung tinatawag na Zoe, ano po, the God kind of life na gusto ng Diyos para sa isang tao. At taglay-taglay mo yung wisdom ng Diyos at yung nature ng Diyos. Sabi sa John chapter 1 verse 4, in Him was life and that life was the light of men. Yung light po na tinutukoy po dyan ay yung karunungan na nagmumula sa Diyos. So hindi ka lamang na born again, ano po, na impart sa iyo yung nature ni Lord. At ang sabi nga sa John chapter 15 verse 5, you are capable of bearing fruit. You are a partaker of God's nature, sabi sa 2 Peter chapter 1, verse 4. Kung mamumuhay ka sang-ayon sa salita ng Diyos, ikaw ay mamumunga, sabi sa John chapter 15, verse 7. Kaya bilang mga anak ng Diyos, dapat alam natin na ganyan po pagkakalikha sa atin ngayon ng Diyos. Ngayong tayo bagong nilalang na kay Kristo Jesus, tayo'y na-born again. Yung luma nating buhay ay wala na at taglay natin ngayon yung buhay na nagmumula sa Diyos. At pangalawang katotohanan, hindi ka lang recipient ng life, nature, and wisdom of God. Ikaw ay recreated to do good works. Yun sinasabi ng Ephesians chapter 2, verse 10, ano, na tayo ay God's workmanship, created in Christ Jesus. So, ibig sabihin, kaya pala tayo na born again, nais ng Diyos na tayo ay gumawa ng mabuti. So, para saan yung paggawa ng mabuti? Para po maging blessing tayo sa mundong ito. Sabi nga sa Genesis chapter 1 verse 28, ang original intention ng Diyos sa tao ay to become fruitful, mag-multiply in numbers, at i-subdue yung daigdig. Ano po? I-manage yung daigdig. So, ibig sabihin, yan ang original na intention ng Diyos para sa'yo, sa buhay mo, kapatid. Kailangan maging fruitful ka, no? Mag-multiply ka at higit sa lahat, ma-exercise mo yung dominion sa mundong ito. Ngayon, mahalaga rin na makita mo na reflection tayo ng Diyos, ano po? Sabi sa Matthew chapter 5 verse 16, ngayon tayo na born again na, we are God's reflection, sabi, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. So, dapat alam mo yan, kapatid. Ang nais ng Diyos na iparating sa iyo, ikaw ay isa ng anak ng Diyos at capable ka ngayon magkaroon ng isang meaningful na buhay. So, paano natin mararanasan yung meaningful na buhay? Unang-una po, pray for a life that honors God. No? Kailangan yung buhay natin naluluwalhati ang Diyos. Dito sa Pilipos, mapapansin nyo, verses 12 hanggang 13, sabi, kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunuri ngayong ako'y malayo sa inyo. Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan, nang may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang ang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. So ano pong hinihingi ng Diyos sa atin dito? Kailangan makapag-cooperate po tayo sa Kanya para magkaroon tayo ng meaningful life. Ano po? Cooperation with God. Kasi ang Diyos, kumikilos na po siya sa ating buhay. Sabi nga, ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Siya yung kumikilos upang isagawa niya yung kanyang kalooban sa ating buhay. Kaya lang may part po tayo, no? Sabi sa English Bible, as you have always obeyed, continue to work out your salvation. So, ibig sabihin pala, may part ang tao. Kailangan makapag-cooperate po tayo sa kagustuhan ng Diyos sa ating mga buhay. Bagamat siya na po yung kumikilos po sa ating
mga buhay. So kailangan, mahalaga po yun, po yung unang salita na gusto ko matutunan ninyo, cooperate with God. Po, kailangan po ay sumang-ayon po yung ating buhay sa nais ng Diyos. Pangalawa po, kailangan po manalangin tayo, pray for a life that brings blessing. Kasi sabi po dyan, sa English Bible, sabi sa verses 14 hanggang 16, do everything without complaining. Bakit po sinasabing ganun ng Biblia? Kasi maraming tao ngayon, reklamo ng reklamo. Ano po? Instead of becoming a problem, kailangan maging solution tayo sa mundong ito. No, huwag na tayong dumagdag pa sa problema ng mundong ito. At ang sabi dyan, shine like stars in the universe. Become blameless and pure without fault in a crooked and depraved generation. Ano ibig sabihin po nun? Pwede po tayong magningning. Ang ating mga buhay ay pwede pong magningning sa mundong ito sa pamamagitan po ng maayos nating pamumuhay. Panghuli, sabi dyan, as you hold out the word of life, pwede nating ipangaral ang mabuting balita. At higit sa lahat, ang magbibigay dito ng kapangyarihan ay yung ating mga testimony. Kasi makikita ng mundo na nagbago po ang ating buhay at naging blessing sa ibang tao. Kaya wag lang po tayong magpe-pray ng para sa ating sarili. Ano po, ipag-pray natin na tayo ay maging blessing sa sanlibutan ito at ang ating buhay ay maging sermon. Ano po, bilang pangangaral po ng mabuting balita na sumasang-ayon po doon po sa salita ng Diyos. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning!